invitation to. Tunghaya natin ng istorya. Isang ama na celebrity photographer, at hindi ko, na napagtantulang ang pagiging tunay na ama ng mawalay sa kanyang mga anak at nang nakunan niya mismo ng mga litrato at kwento ang mga amang sikat na personalidad dito sa Pinas. At dahil kasi ito sa ginawa niyang coffee table book na pinamagatan Our Father. Itong kwento natin na gori ang Father of Celebrity Photography. Eh, tingnan mo apelido niyan. June. De Leon. Sa huli man dawat magaling. Magiging ama pa rin. Paano bang maging isang ama? Ito ang katanungang pilit hinahanapan ng kasagutan ng celebrity photographer na si June De Leon. I have no idea what any definition ng isang father. Limang taong gulang pa lamang si June nang siya ay maulila sa ama. Iba yung pag nagpalakasay ang mami mo, a lot of love, pero hindi mo alam paano ba yung disiplina ng isang father. Nagsisimula pa lamang noon ng professional photographer si June. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pagkasira naman ng kanyang pamilya. I was into drugs. Rocker ako noon eh. Rock and roll, ano ko, rock photography and drugs. Ano yun yung naging buhay ko. Paano ako doon sa madaw. Sabi na lang niya, hari pa. Kasi nung mahiwalay ako, I had meron akong son, moon, and star. Si Katrina, dali ko siya yung bata, yun na 5 or 6 years. Sa moon and star mo, nakatingin lang sa'yo. When I left, masakit. Ang sakit na ito ang nagbigay ng katanungan sa kanya kung ano ba talaga ang imahe ng isang tatay. Ang paghahanap na ito ni June ang tinatawag niyang Dear Nina Project. Dahil hangad niya na makita at ipakita sa kanyang mga anak, higit lalo na kay Nina ang kanyang pagiging ama. It's so sad! Realize ko muna yung buhay ko. Sabi na ng mami nila, baka hindi na kilala yung anak mo. So I tried to be a father, which was wrong. So nag-ship ako, siguro hindi na too late na to be a father. Siguro, but I can be a friend. Naging yung time na nag-graduate na si Katrina. So nag-graduate siya ng law with honors na... So tinanong niya. That really did it. Na, I did good as a father. Yun ang maramdaman niya nun. And for the longest time, kailangan niyang maramdaman yun. Siguro ngayon yung time to look for the father image. Isang coffee table book ng iba't ibang imahe ng ama ang kanyang binuo. Hindi ko nahanap yung image na yun. I guess it's not bound to happen, but nagkaroon ako ng peace of mind and I got the answer. That's good enough. Kailan mo ito'y hard part. Ang studio. Uli man lang ay nagawa ang pagpapakamahan sa kanyang walong anak. Ang pagmamahal niya bilang isang ama. Best friend talaga na most of the time deep secret alam niya. At ngayon Father's Day, isang lihang magbibigay sa kanya ni Nina bilang isang munting pasasalamat sa kanyang ama. Oh, ulit-ulit naman yung picture niya. Dear Daddy, I cannot thank you enough for all the things you've done for us. You have been the best father ever. Which girl can I explain? I will pass this story. When I get to have children of my own, I owe so much of who I am and what I have become so far today. You have been there every step of the way. You rock, Daddy. I love you so much. I promise to take care of you when you're old na. Ang pagiging isang ama ay isang napakahabang buhay. Maaaring mauli ka sa biyahe, pero kakayanin mo pa rin humabol upang maipadama ka sa mga anak. Nazan, yes! Woo! Zoom ko yan! The Dear Nina Project has come to a close. Thank you. Napakahabang pala ang kwento ni Jude Rayon, ha?